Magandang araw! Maligayang pagbabalik! Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang asignaturang Filipino para sa unang markahan, unang linggo. Muli, ako si Ma'am Jade I. Atornido, Grade 3 Observant Advisor. Para sa kasanayang pampagkatuto mula sa MELTS, inaasahan na nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar, at bagay sa paligid, nakabubuo ng isang kwentong katumbas ng napakinggang kwento at nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwento, usapan, teksto, balita, at tula. Sa panimulang gawain, isulat ang mga salita na nasa kahon sa angkop na hanay ng pangalan. Ang mga salita na nasa kahon ay Dr. Ong, hospital, plaza, sabon, at pulis. Saan naaangkop ang pangalang Dr. Ong? Ito ba ay tao, lugar, o bagay? Magaling! Ito ay isang tao. Saan naman naaangkop ang pangalang pulis? Ito ba ay tao, lugar, o bagay? Tama! Ito ay isang tao. Saan naman naaangkop ang pangalang plaza? Napakahusay! Ito ay isang lugar. Saan naman naaangkop ang pangalang hospital? Ito ba ay tao, lugar, o bagay? Tama! Ito ay lugar. Saan naman naaangkop ang pangalang sabon? Magaling! Ito ay bagay. Napakahusay! O mga bata, may babasahin akong kwento. Makinig ng mabuti ha! Ang pamagat ng aking kwento ay Ang Pistang Babalikan Ko. Araw ng Sabado noon, isinama ako ni Nanay sa Lukpan, Quezon upang dumalo sa Pahiyas Festival. Malugod kami tinanggap ng aming mga kamag-anak. Maraming tao ang bumibisita sa kanilang lugar kapag ganitong araw. Bigla akong napalabas ng bahay nang marinig ko ang sigawan. Haya na! Haya na! Magsisimula na ang parada! Ang sigawan ng mga tao. Ang daming tao sa kalsada. Lahat sila gustong makapanood. Dahil ako ay maliit, wala akong masyadong makita. Natuwa ako sa isang dayuhan. Nangyayain niya akong lumipat sa kanyang pwesto sa unahan. Agad ako nagpasalamat sa kanya. Panabik sa bawat isa ang panonood ng parada ng makukulay na karosa na may mga palamuting iba't ibang produkto ng bayan. Bawat karosa ay talagang napakaganda. Wow! Nakakatuwa talaga dito! Sana'y isama uli ako ni Nanay sa susunod na taon, ang sabi ni Rodel. Naku! Lalo kang malilibang kapag nakita mo ang maririkit nilang palamuti sa kanilang mga bahay. Talagang malikhay ng mga taga-Lukban, sambit naman ni Nanay. Hindi ko malilimutan ang pistang ito. Babalik ako. Unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Letter A, bata. Letter B, nanay. Letter C, tatay. O letter D, kamag-anak. Napakahusay! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay Letter A, bata. Sino ang kasama ng pangunahing tauhan sa kwento? Letter A, kapatid. Letter B, nanay. Letter C, tatay. O letter D, kamag-anak. Tama! Ang kasama ng pangunahing tauhan sa kwento ay Letter B, si nanay. Ikatlong katanungan.
Saan pumunta ang mga tauhan sa kwento? Letter A, Lucban, Quezon. Letter B, Manila. Letter C, Batangas. O letter D, Naga. Good job! Pumunta ang mga tauhan sa kwento ay sa Letter A, Lucban, Quezon. Ang galing mo! Ika-apat na katanungan. Ano-ano ang nakita ng bata sa parada? Letter A, karosa. Letter B, palamuti. Letter C, produkto. O letter D, lahat ng nabanggit. Magaling! Ang mga nakita ng bata sa parada ay letter D, lahat ng nabanggit. Ikalimang katanungan. Bakit gustong bumalik ng bata sa Lucban, Quezon? Letter A, dahil masaya. Letter B, kawili-wili. Letter C, hindi malilimutan ang pista. O letter D, lahat ng nabanggit. Napakahusay mo! Gustong bumalik ng bata sa Lucban, Quezon dahil letter D, lahat ng nabanggit. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay tao, bata, nanay, tatay at kamag-anak. Ang halimbawa naman ng pangalang hayop ay aso, pusa, kalabaw at kabayo. Ang halimbawa naman ng pangalan ng lugar ay Lucban, Quezon, Manila, Batangas at Naga. Ang halimbawa naman ng pangalang pangyayari ay nanonood ng palabas at dumalo sa pista. Paano nakatutulong ang paggamit ng pangalan sa pang-araw-araw na pakikipag-usap? Nakatutulong ito sa mahusay na pagsasalaysay. Madali ring maiintindihan ang iyong pagsasalaysay kung gagamit ka ng mga pangalan. Para sa pagsasanay isa, hanapin ang pangalan sa bawat pangungusap. Suriin kung ito ay ngalan ng tao, bagay, o lugar. Isulat ang sagot sa loob ng kahon bati sa wastong hanay nito. Bilang isa, noon nakaraang bakasyon ay pumunta at naligo kami sa Tuwad-Tuwadan, Lagoon. Napakahusay! Ang pangalan ay Tuwad-Tuwadan, Lagoon. Ito ay isang lugar. Napakahusay! Bilang dalawa, madalas magluto si nanay ng masasarap na pagkain dahil bihira siyang umalis ng bahay. Tama! Ang pangalan ay Nanay. Ito ay isang tao. Bilang tatlo, si tatay ay nagtatanim sa aming hardin. Magaling! Ang pangalan ay Tatay. At ito ay isang tao. Ang pangalan din ay isang hardin. Ito naman ay isang lugar. Napakahusay! Bilang apat, madalas kaming manood ng teleserye sa telebisyon. Magaling! Ang pangalan ay telebisyon. Ito ay isang bagay. Bilang lima, mahirap pumunta sa palengke upang mamili ng pagkain. Tama! Ang pangalan ay palengke at ito ay isang lugar. Ang pangalan din ay pagkain at ito naman ay isang bagay. Napakahusay mo! Maraming salamat mga bata! Muli,
Ako si Teacher Jade Ay Atrodido. Hanggang sa muli, paalam!